Good morning po mga paratanom. Ito po ang ating bagong site para sa ating gagawing babuyan dito sa aming farm. So nakita nyo po malapit sa Sapa. Ayan po yung bagong linis po. So malapit lang po yan sa bahay. At ayan po yung ating new site para tayuan po ng pabuyan. So concrete lang, concrete yung flooring niya, tapos mga kahoy-kahoy lang po yung pangdingding po natin. Light materials lang po yung application natin ng babuyan natin dyan sa new location po natin. So ito po yung aming isang lote doon sa, yan po yung bahay, nandun po yung bahay. So malapit lang po sa bahay at sa tubig. Kaya maganda po dito na mag-start ng babuyan. So shoutout po pala sa lahat ng mga kaibigan po natin na nagsusuporta sa ating channel. God bless po sa inyong lahat. So yun po yung tinuturo ko dyan, yung ating site na pagtatayuan po ng bagong piggery po natin. At we are planning na maglagay din po ng free range na babuyan dito sa ating farm. So hoping and praying na ito po ay mapangyari soon as possible po mga kasama, mga kahag racing. At yan po yung ating mag-layout na tayo dyan. Kaya hinahanda po natin, napalinisin na po natin yan. Kaya madali na lang po yun yan. So ngayon nandito din po ako sa tanimang po namin ng kalamansi. Tinitingnan ko po yung update dito. So may mga matataas, may mga maliit, mga kalamansi. At yan po ay, ang ginawa ko din po dyan ay nagpalinis tayo sa mga kasama natin. So yan yung dalawa nating bagong kasama, mag-asawa po yan. At sila po yung ating naatasan para maglinis ng ating mga kalamansi. So yan po yung ating balak para mas dumami pa po yung ating resources papagkukunan. Medyo nga makakita nyo po ay maliliit yung iba. Hindi pala maganda to sa may kamote yung kalamansi, kasi nadadaig po ng kamote yung growth ng kalamansi natin. So yun po yung isa sa amin na pagkakamali. Naglagay pa po kami dito sa taas ng kamote at hindi po hiyang yung ating mga kalamansi dyan, kaya hindi po masyado naging maganda yung tubo ng kalamansi dito. Pero ang good thing, buhay pa naman at may pag-asa po yan ng mga kalamansi po natin. Kaya yun po yung ating pinapalinisan. O, tingnan nyo po, parang medium size pa lang, pero yung nasa gulayan po natin mga kalamansi, parang ano na, parang extra large na kalalaki. Ano po, so mag 1 year po ito this December, itong ating kalamansi. Medyo kinulang po ng tubig. Ano po, pero sisikapin natin na mapaayos na po natin yung patakbo ng kalamansian natin. At magdadagdag pa po tayo ng kalamansi. Yan po yung ating mga kasama, yung makikita nyo po. Tinuturo niya po yung mga nilinisan niya. Ano po, yan po ay isang katutubo. At ito po yung kanyang asawa, si Brad June. Ano po, so yan po din yung isa sa ating mga kasama dito sa farm. Masisipag po yan. Ano po, kaya yan o, tingnan nyo, talagang tinamaan. Pero ang mabuti kasi buhay pa naman, kaya may chance pang mabuhay at gumanda po.
So mag-apply lang po tayo ng abono at ng mga fungicide para po sa mga dahon niya. Sa ganun ay tuloy-tuloy po yung pag-asenso ng mga kalamansi natin. Medyo nagkaroon lang po ng problema dito sa farm kasi nagkaroon po ng inkwentro yung mga militar at NPA. Ano po, kaya natigil yung ibang impression po natin. Pero ngayon, taya pa naman at nandito na tayo sa farm ulit. Hindi tayo nakapunta nung mga ilang linggo kasi doon sa mga nangyayari. Ayan, yung palay po natin. Makikita mo nyo po dyan yung ganda ng palay po natin. Ano po, yung upland rice po. So yun po yung purpose niyan ay yung dayami nito ay gagamitin po namin para makapagtanim po ng mga bawang dito. So ito naman, i-harvest po namin ito, paka-harvest po namin ng palay na ito. Ang balak po namin ay itatanim po ulit para mas dumami po yung upland rice dito sa farm po natin. So ito po ay walang abono. Ano po, kusa po siyang nagpapaganda ng kanyang structure, pero babalik bibigyan po natin siya ng attention after natin makapag-ani dyan. May i-apply po tayong abono. Ano po yung tinatawag na amo fertilizer. So yun po mga kasama. So ito, patuloy pa rin tayo nag yan na yung mga kasama ko, pinapalinisan na po namin, pinapalinisan ko na po yung ating kalamansian at nagbibigay po tayo ng instruction sa kanila. So watch yun lang po mga kababayan. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood sa atin. God bless po. God bless. God bless. Laki ang kataba ng saging. Makuha na ko tayo ning ano ay. Ning saha oh. Draculao na. Ang batag oh, hilingha na. Mahibugon. Yan ang saging. Bahay. Ayos na. Ayan na po. Kabalig. Yung nayari na kulang na lang bubong. Kalamansi. Payat. Payat. So bali, sunigdi pa lang po. Charos ang na nagibuhan.
Iyo, may bug talaga digdi. Iyo po yan sa ibaba na. Iyo po, pasiring dyan ang assignment, tamo na. Oh, ayos ka man sa assignment, be. Yung unang assignment ta. Ta habang nag-uuran. Yung malinigan ini kalaman siyan. Iyo po. Dahil na kaya naabot ni akong. Grabe pong trabaho. Yan ang partner mo dyan, oh. Yan, oh, sa likod mo. Nakanamit ka mo kay itong ano digde. So, mais. Ay, di po. Naka, bigla po na ni ako ang nagkukurupas pa duman. Iya po. Ini so ano na ini so mani ning tinanom haralang kau naman talaga sa ibang kalamansi haralang kau naman po talaga sa ibang kalamansi kaya dapat iyo po ang malinigan talaga. Iyo po. Dapat arog kayo itong gabi po ni Duduman. Nahaloy mga duutan ng tahaw. Madaya ka mo ah. Yung kalamansi po natin. Kailangan nalinis. Tubig. Leon. Kailangan palinisan, mag-a-apply na ng abono, matatas na 'yung magaganda na. Madubi ngulang talaga yung kalamansi natin ito pa yan harukaan
iwasan mo ng paggabi mo. Oo. Mahiling talaga ang kalinigan. Madali man sa nabunuto ng ano? Ang duot. Larog kayo, no? Ta sa Biyernes. Maabuno na kayo, eh. Tapos mabakal akong medicine ng pang-spray digdiyo. Tanganing dagos-dagos ng pag-ano niya. Paglago. Grabe baga. Siya nang duot. Iyo. Kaya iyo nang magiging trabaho mo digdi. I-maintenance muna ang ano. Ang paglinig digdi. Iyo na ang assignment mo. Habang mayo pa, di pa nag-abot ang origta. Ta. Dikit pa man sa nang maabot na urig. Kaya-kaya mo pa mag-maintenance ni limunan. Maduok-duok na dikit na sa nagbubuto pa sa na. Tama. Ta. Tapag perming pag-igdi ko, ako ang matutok doon ta kapag spray. Tapos pag-maintain kang limun para kasi si akong kaya sa gulay man siya ngunyan kaipuhan na tabangan sa limunta ini madali na ini magbunga yan nga ni oh linga dawan halion ang ano kaan ang tunok ang tunok kaya kaan haling lukban lukban ang puon kaya kaan makuan kasyahan siya ng ginigun ilado mo na lugod arugon mo na kanong tagwa dyan ding ano. Ano, umaga na sa nung pagnalang? Oo. So, nasa hindi? Ta, pag dahil pa nag-abot ito sa akong kita maabuno.